Okay, magandang araw ulit sa inyong lahat. Tatalakayin natin dito sa lesson 2 is about paano ba tayo magsisave, paano tayo mag-create ng folder, ano ba yung infinite undo, at saka pwede tayo mag-set ng autosave. Okay, so now, punta na tayo sa lesson na to. This is lesson 2. EdTech, bring education through technology. So, gagawa tayo ng project. So, kung gagawa tayo ng project, we need to create a project folder. Okay? Project folder, it is a folder that contains a lot of folder. So, yung folder, may mga folder kung saan nakasave yung iba't ibang file type na gagamitin natin for a certain project. So, mag-create tayo ng folder. My project. Okay? So, ginawa ko muna siya sa desktop. Okay, punta tayo sa file. And then, from the file, punta tayo sa project window. Okay? Project window. And then, lalabas ito. Then, pag lumabas itong window na to, nag-display siya, create na, click natin yung new. And then, lagyan natin siya ng file name. Okay? Lagay natin na, halimbawa, ang project natin is gagawa tayo ng head. Okay? Bulo ng tao. Ang gagawin natin character. So, yan. Lagyan natin ang pangalan. And then, hanapin natin yung ginawa natin folder sa desktop. And then, Maya project. And then, select. So, makikita nyo yung scene, template. Lahat ng yan, magkikreate yan ng folder doon. So, kung gusto na natin yung default name ng mga folder na yan, yan yung susundin natin and then accept. Pero pwede rin natin yung edit isa-isa. Okay, kung gusto ninyo palitan. So, i-okay na and then accept. So, pag tinignan natin yung folder ng Maya Project, open natin, makikita natin yung head. Which is kung gagawa tayo ng head ng isang character and then open natin. Makikita natin nandito lahat yung mga folder. Nag-create siya automatic. So kung may lalagay tayo script, may sound, scene, andyan na yung lahat. Movie, images, data, clips, andyan lahat. Okay? So ganun yung paggawa natin ng folder sa Maya. Next is kung paano tayo mag-create ng scene at kung paano natin isi-save yung scene. Ano ba yung scene? Scene is a single file containing different geometry. Paano natin gagawin? Punta tayo sa file and then scene. New scene. And then if we click don't save, wala masi-save. Okay? So, dapat click save. So, papansin nyo, pag lumabas siya, Maya Project, yung ginawa natin kanina, head, and then scene. And then, makita nyo dyan yung edit. Okay? And then, mayroon tayong file type option, yung ASCII at saka yung binary. Just choose yung ASCII. So, titingnan natin siya sa folder. Head. Scene. Okay? So, nag-create na siya ng folder doon. Okay, ito naman yung paano natin siya isi-save ng infinite saving. Okay? Guys, sa Windows. Setting. Preferences. References. So, lalabas itong window na to. Okay? Files project. And then, files project, enable lang natin. And then, after enable, every 10 minutes, nagsisave siya or every 30 minutes. So, depende yan. Pwede nyo iset ng 60 minutes or 10 minutes. So,
gagawin natin siyang every 20 minutes. And then, save. Ito naman ay bahagi pa rin ng mga menu. Okay? Kita na natin na meron tayong mga menu na naka-set na. And then, if you choose modeling, rigging, animation effects, nagbabago yung mga sub-menu. Okay? Another is yung shelves na tinatawag. Meron tayong shelves ng surface, polygon. So, pagka sinelect natin yung surface, makikita natin itong mga to. Hindi pa siya 3D because this is a surface. And then, polygon. So, 3D na siya. Okay? Ayan. And then, sculpting. Meron na naman siyang mga another icon. So, bahagi pa rin yan ng mga tools and menu. Rigging, animation, rendering, FX, catching, custom, kung gusto natin maglagay ng mga icon na madalas natin gamitin, Arnold, Bifrost, Mesh, Motion Graphics, and Extend. So, napakaraming mga tools na pwede pa nating aralin sa ilalim ng mga shelves. Yan yung shelves. So, ito muna yung tutorial natin for the lesson 2. Abangan nyo na kagad yung lesson 3 kasi we're going to discuss yung mga tools and functionalities. Okay? So, I hope may natutunan kayo dito sa lesson 2. And be ready for the lesson 3. Medyo mahaba yung lesson 3. Marami tayo i-discuss. And it's all about pa rin sa menu and navigation. Okay? So marami salamat and God bless. Huwag kalimutan mag-like, i-share ang ating mga video at higit sa lahat ay mag-subscribe. Then click notification bell and select all.